Mga boss, sobrang nakakapagod na linggo at minsan nga lang makapagpahinga, no? May tawag pa ng trabaho pero hindi natin pwedeng baliwalain yun kasi yun yung bumubuhay sa atin. So it's time ngayon para mag-relax. Alam niyo na kung paano tayo mag-relax, mga boss. Tara. Pagka kayo minsan dumarating sa pagkakataon na masyado na kayo napapagod, di ba? Meron tayong isang bagay o isang pagkakataon na gusto natin makita o mapuntahan para ma-relax. Yung iba sa probinsya, umuwi, tawag dun, reset na. Reset from day one, parang ganun. Yung feeling mo o yung pakiramdam mo para ma-reset. So syempre family yung una, no? Na syempre unahin. Unahin natin si God, no? Si God yung una na kailangan natin puntahan. And then para sa spiritual side natin, syempre nandiyan lagi yung family natin para sa support. Minsan kailangan din natin magkaroon ng konting appreciation sa sarili para mawala yung stress, yung pagod. Siyempre isa na rin yung hobby natin. Yung iba umiinom, yung iba nag out of town, nag staycation. So tayo dito, ito yung ginagawa natin pagka na-stress na tayo para hindi tayo ma-burn out. Tara, punta natin, mga boss. Tatalo talaga sa nature pag ay papagod ka na. Although hindi maganda yung panahon, pero masarap yung hangin. Tsaka nakaagaan sa feeling. Konting lakad-lakad lang sa park yan. Sana nandito rin yung family ko para hindi ako napapasana all. Oh, magkikita-kita rin uli kami pag medyo natapos na itong pandemic. So baka makauwi din ako sa Pilipinas o makapunta sila rito. Yan, masarap sa feeling, mga boss. Pero siyempre hindi tayo mawala ng stress kundi tayo magpunta rito. Pagka medyo na-stress na tayo, hindi tayo pumunta. Yeah. Yan, mga boss. Tara, pasok na tayo. Mawala yung stress mo, diba? So, may something special din tayo na gagawin ngayon, mga boss. Na hindi pa natin nagagawa dito sa loob. Mapanik tayo dun sa taas. Dun sa tower.
oras ngayon, or 5 schedule natin. So, nakaka-excite mga boss. Once in a lifetime na to. Kasi sakto, malapit na yung oras ngayon. Dati, mahaba yung antayin mo, tapos punuan. So, ngayon, ordinaryo yung araw. Kaya wala masyadong tao. Let's go. Yan mga boss, mamaya. Akit tayo dyan. Pumunta tayo dyan mga boss. Let's go. So, ito yung baba. So, yan yung pinaglalakaran. Paglalabas na yung gantam, dun pala siya papunta. So, ito yung likod. Yan mga boss, no? Nandito na tayo sa Ladak Tower. Sa 5th floor tayo nakasign. Ang laki ng peak niyo.
radio.
malapit naman mga boss, no? Yung mga nasa fifth floor kanina, akyat naman ngayon sa sixth floor. So, nandito kami sa sixth floor, mas mataas yung view dito. Experience natin dito sa Duck Tower, no? Yan, dun tayo kanina sa taas. So yan mga boss, ang sarap na experience, no? Malapitan yung Gundam, kaya pala medyo may kamahalan din siya kasi yung safety tsaka yung experience na nakikita mo siyang gumagalaw ng malapitan, iba. So yan mga boss, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video natin, lagi nyo natandaan. Gaya nga sabi ni Gundam, no, unahin natin si God, God first, no? At lahat ng bagay ibigay kasi. So, yan. Mangarap lang tayo at gumawa tayo ng mabuti, ng tama. At balang araw, baka kagaya ko, makakapanik din kayo dito. Makikita nyo rin yan. At susunod, abangan natin yung new Gundam naman ang pupuntahan natin, mga boss, no? Sa Fukuoka. So, someday, makakapunta tayo doon. Kaya mo yan. Maraming salamat mga boss. Unahin natin si God. Stay safe and God bless.